What's up mga ka-Flash? Muling nagbabalik the Sports Flash TV. Kit one-time Thurman. Bumanat na naman kay Errol Spence Jr. Yan ang ating pag-uusapan sa ngayon. Ngunit bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Kung may mapapansin kayo sa ratio min Spence at Thurman, yan nga po ay ang mga nakaharap nila mula kay Leonard Bondo, Sean Porter at Danny Garcia na kung saan silang tatlo ay nakaranas ng pagkatalo sa kamay ni Errol the Truth Spence Jr. at Kit one-time Thurman. Hawak ngayon ni Spence ang dalawa sa apat na major world titles na kung gusto daw ni Spence na maging number 1 sa 147 welterweight division, kailangan munang dumaan ni Spence sa mga kamay ni Thurman. Wika nga ni Thurman sa pro boxing fans, "He fought a lot of my competition, but he has not fought me yet. What kind of statement is he really trying to make in the welterweight division?" Ano daw ang mga pinagsasabi ni Spence sa welterweight division? Tinalo na rin ni Thurman ang mga tinalo ni Spence at hinawakan na rin ni Thurman ang dalawa sa apat na major titles. Yan ay ang WBA at WBC belt. Ngunit sa kasamaang palad, nagka-injury si Thurman sa balikat kaya nagpahinga ito ng medyo matagal. Kaya ang posibleng bakbakan sana ng Spence at Thurman ay hindi natuloy. Paliwanag pa ni Thurman, "He is a great champion, but I do think when we clash, it will be one of the biggest in the welterweight division." Siguro naman sa tagal na paghihintay ay mangyayari na sa lalong madaling panahon ang bakbakan Spence versus Thurman para magkaalaman na kung sino talaga ang number 1 sa welterweight division. Plano daw ni Thurman na after sana ng laban kay Manny Pacquiao ay balak niyang isunod na makalaban si Spence. Ito daw ang susunod na malaking laban at magiging masaya daw si Thurman kung mangyayari daw ito ngayong taon. Maganda din talaga mga ka-Flash ang records ni Thurman. Nasira lang talaga ito ng makatikim ng unang talo sa kamay ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. At ngayon sa hinihiling ni Thurman na laban kay Spence ay mukhang malabo na itong mangyari. Ito ay dahil sa wala na itong hawak na belt. At sinabi na rin ito ni Spence noon pa na hindi na mangyayari ang bakbakang Errol the Truth Spence Jr. versus Kit one-time Thurman. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment nyo na yan sa baba at ating pag-usapan. Huwag kakalimutan mag-subscribe for more videos and updates. Ngunit bago tayo magtapos mga ka-Flash ay shoutout muna sa mga ka-Flash nating walang sawang sumusuporta at patuloy na nanonood sa ating channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV!